tanghali mga kaagre. Medyo tanghaling mainit kasi ngayon sobrang init ng panahon. So dito na naman tayo sa nursery para makita naman natin yung mga bagay na mga activity natin. So nung nakaraang video mga kaagre, pinakita namin sa inyo kung paano magdugtong. Eh ngayon, related pa rin doon yung activity na gagawin natin, i-share namin. Yun nga, nabanggit ko noon na yung markuting at saka budding, i-combine natin. So, isa din to sa paraan sa pag-propagate ng mangga. So, may tatlong klase kaming ginagawa. Yung una, dugtong, na ipakita na namin kung paano yung pamamaraan ng pagdugtong. So, ngayon naman mga kaagre, papakita namin yung pangalawang paraan namin sa paggawa ng seedling ng mangga. Although ito, medyo mahirap to, pero kaya naman gawin. So medyo taas-taasan na natin, pasensya natin sa activity na ito kasi medyo mahirap-hirap talaga. Pero kung sundan lang natin, kaya natin gawin, kaya natin may apply. So ngayon mga kaagre, papakita ko sa inyo yung combine ng budding at saka markuting sa mangga. So sa sunod na naman, yun na namang side grafting. So paunti-unti lang mga kaagre, step by step tayo para talagang yung ma-share namin sa inyo na talagang makukuha nyo at may apply nyo kaagad. So yun mga kaagre, ang dami pa nating activity tungkol dun sa paggawa ng seedling kung saan siya naangkop. Mas maganda kasi mga kaagre kung saan tayo na area magtatanim ng gusto nating taniman, halimbawa mangga, dun din tayo gagawa sa area na yun ng seedlings. Mas mabuti kasi yun, sanay na siya doon sa lugar na yun. Kasi iba kasi mga seedling, halimbawa ito, sample lang, bumili ka ng seedlings ng Bagyo tapos dito mo itanim sa Isabela, so malaking tendency doon na hindi kakayanin ng seedling ngayon kasi iba ang klima doon sa Bagyo kumpara dito sa Isabela. So malaking adjustment ang gagawin ng seedling. Eh siyempre kahit tao nga naman eh ganun din ang mangyayari. Kung taga ibang lugar ka, lilipat ka sa ibang lugar, i-adapt mo talaga muna yung panahon or kailangan mo mag-adjust. So mga kaagre, ang gagawin natin ngayon is yung markot saka budding, combine yun siya. So may mga materialis tayong gagamitin, medyo, pero makukuha lang din natin sa paligid natin kung susubukan natin. Kaya yun mga kaagre, umpisahan na natin kaagad kasi matagal-tagal to at saka medyo masilan to. Yun nga pala mga kaagre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, share para naman yung iba ma-share din natin sa kanila yung kunting nalalaman natin. Kasi sayang din kasi yung mga technology kung tatago lang natin. So isa yan sa mga purpose natin na may kalat yung kaalaman namin na nakalap para din madali itong mapalawin. Ma-apply din sa iba yung mga malayo-layo at saka darating din sa kanila yung technology na pwede natin gamitin dito sa Pilipinas. Kasi mga kaagre sa ibang bansa, sobrang advanced na sila. Behind na behind tayo. Bakit nangyayari yun? Kasi nag-aantay lang tayo kung ano yung ituturo sa atin. Di tayo mismo ng mga partners, hanap tayo ng maganda na technology para makahabol-habol man lang tayo sa technology ng ibang bansa. So ngayon mga kaagre, papakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko din kung paano ito gagawin. Tara! Mga kaagre, umpisahan na natin yung paggawa namin ng markot budding combine. Ito yung mga ginagawa namin. Ginagawa na namin to nung pagdating namin dito kasi nga hirap kami doon sa paghahanap ng mga mother plants. So para mapadali yung pagpaparami namin. Kasi ito kasi na technology is advantage to kaysa side grafting at saka graft. Kasi ito mas madali natin magpagkuna ng sayon or madali siyang mamunga. Pero nga lang medyo mahirap, pero ito. I-share na lang din namin sa inyo at saka may apply nyo. So ang kailangan din natin ito mismo, grafting knife. Ito yung grafting knife. So kailangan din natin may reserba tayong budding knife kasi iba ang grafting knife at saka budding knife. So pangatlo is cutter, hindi mawawala yan, cutter. So dito kailangan natin ng transparent na plastic. Ang purpose naman itong transparent na plastic is para makita natin, mamonitor natin yung development ng kanyang ugat. At saka tali, o kahit anong tali, pwede nyong gamitin kung ano yung comfortable kayo na tali, yung gagamitin ninyo.
tagre ang unang gagamitin natin, kailangan natin ng ano, kukuhas o kukukwire. Kasi ito, kasi ito yung importante na maihalo tayong ganito para dun paglabas ng ugat, o may division din siya, makahinga siya ng maayos, at saka hindi ano yung lupa, at saka hindi siya mag-clay. So kailangan natin to para may pagkakapitan ng ugat. Kung sakaling nagde-develop na yung ugat, kasi lalagyan kasi natin yun ng, lalagyan natin yung sanga ng mangga ng ano, ng tawag nito, yung puno ng mangga. So medyo hirap pa intindihin, pero maya-maya maintindihan niyo rin. Ang gagawin lang natin dito is pinupinuhin natin. O manual lang gagamitin. Kung may nabibili kayong ready to, ano na, marami namang mabibili to sa mga agricultural supply. Pero dito, manumano tayo kasi wala pa tayo nun. So, unti-untiin natin. Yung talagang pinong-pino siya. So mga kaagre, ito, pangalawang ano natin is kailangan natin siya ng ano, kunting pure na buhangin. Kasi yung iba hindi gumagamit nito, pero ako gumagamit ako nito kasi ano, kasi yung ugat nung idudugtong natin para mabilis siyang mag-ugat o mataas yung percentage niya na mabuhay, kailangan natin ng kunting buhangin. Pangalawa is lupa. Importante din, hindi talaga mawala yung lupa. So, ang gagawin natin, i-mix natin yan. At saka, pangatlong gagamitin natin is yung organic. Kumuha ako ng organic kanina. Ito. Organic. So, mangyayari dito, lagay ka ng organic, lagyan mo ng buhangin, lupa. So, yun ang ginagamit ko kadalasan nito. Lupa, organic, buhangin, at saka itong ano, kukukwire. So, ang ginagawa is ihalo mo lang siya. Tantsa-tantsahin na lang yung ano niya, yung moisture niya. Medyo marami yung buhangin, dagdagan natin ng konting lupa at saka organic. Pag okay na ganyan, medyo basa-basa siya, ito ayos na to siya. Pero kung medyo buwagag siya, lagyan natin ng kunting tubig. Ito kasi basa yung lupa, basa yung organic, so hindi na tayo maglalagay ng tubig. Ngayon mga kagre, ito na yung swill mixing natin para sa isang gagawin natin. Kompleto na siya, may kukukwire na siya, may organic na, may lupa, may kunting buhangin. So ito na yung gagamitin natin. Iwan muna natin do kasi kukuha tayo do ng puno ng mangga. Doon tayo kukuha sa hindi nag-success na gin-wrap nila. Kunin natin yung ugat na yon, puno na yon. Idudugtong natin doon. Tara. Idudugtong. So mga kagre, kunin ko to kasi hindi siya nag-success. Nangyari dito, para hindi sayang cukot. Ito. Kunin ko siya. Ito ilalagay natin din. Kuha tayo ng dalawa. Dalawa ikakabit natin kasi medyo maliit na yung puno doon. Dalawa ikakabit natin. Yan, itong dalawa na to, ito yung gagamitin natin, ikapit natin doon sa sanga. Tara.
mga kagrito yung ano natin kasi ito, ganun din kasi yung technology na ginawa namin doon sa puno, ganun ang ginawa namin para mas madali siya kasi last year nga ito mga kagrito, namunga na to. So ngayon di pa namin, hindi pa siya namunga ulit kasi nga yung mga sayon, nakuha namin yung agad na namin kasi ito yung mga ginagawa namin ng pagmarami, mas mabilis ang mapagpunan natin ng sayon. So ang unang gagawin natin, ito mga kagre, bawasan natin ang puwit. Buo ito. Dito tayo maglalagay ng ano kasi ito medyo sa gabal, tanggalin natin. So ang gagawin natin bago tayo gagawa activity niya, ipapasok muna natin ito. Gawin natin dito is papasok muna natin tong bago tayo mag-fix yun dun sa baba para mamaya hindi natin magalaw ka lang. So ayun na yan, magkatatag natin yung dahon kasi mas mainam din yan na matanggal yung dahon, madipot yun, mas maano din siya, may dahon o wala siyang problema. Pasok na natin dito sa baba. Steady muna natin siya dyan. So ang unang gagawin natin dito na mga gamit si Kuba Drop Nine. Pababa, dalawa. Taas-taasan nyo lang yung yung distansya na para hindi siya babalik o hindi siya gagaling. Kaga mag-abot kasi yan ulit, hindi mag-success yung ginawa mo. Parang markot din. Para din siyang markot. Iba lang ito is lalagyan natin siya ng ugat o puno kasi ito lang naman ginagawa sa markot. Oh, ganito lang, so kiskisin natin para siguradong hindi siya babalik kasi pag gumaling to tutuloy din siya, hindi magiging active yung ginawa. Gawin natin yung ito is ilalagay natin dito sa taas niya. Gagawin natin ito, lagyan natin siya ng yan. Basta mag-ingat lang po pagka knife. Tapos kunin lang natin itong mga ugat-ugat niya kasi para ang yung lalabas na ugat is bagong ugat. So ano natin siya kung ano. Yan. Yan mga kagre, ganyan ang pagka-cut mo. Talaga tayo kailangan yung ano siya.
nangyayari na dito is ilalak na natin dito sa baba. Dito na magagamit yung talo. Agre pero so pinaka importante talaga may ano siya wire niya buhangin of course kailangan yung medyo mahigpit na ano mo dito. After 1 month 45 days, maganda yung development ng ugat niya, makikita mo na na takbo ng ugat niya, maganda, pwede mo na siya ipikot sa bag, yung mga malalaking bag, at saka dipulit mo yung dahon para hindi siya mahangin-hanginan, hindi siya matatangay ng hangin. Para maganda yung ano yun, medyo nakasanayan mo ng mga gawin-gawin ko, parang hinahanap-hanap mo na rin. Mag-ano tayo ng mga technology na mga ano para mapalawak pa natin yung kalaman natin sa agrikultura. Mga kaagre, after 45 days, kung maganda na yung recovery ng ugat, pwede na natin siya ilipat sa bag. So ang gagawin natin ngayon, hintayin natin siya mag 45 days, pupuntahan natin yung nagawa na namin at saka pakita namin kung paano ililipat sa bag. So mga kaagre, yung nagawa na namin mag 45 days na mahigit, pwede na natin siya ilipat sa bag. So okay, ngayon mga kaagre, ililipat natin sa bag. So ganito rin yung gagamitin natin na swivel media, ganun din. Okay, tak boleh.
yung mga kaagri, pakita namin sa inyo para makita ninyo nabuhay ba yung dinugtong natin na ugat. Mga kaagri, ikot yung ugat. Ayan mga kaagre, kaya ko tinanggal itong ano para makita ninyo na yung idinugtong natin na puno, buhay na siya. Ayan mga kaagre, kaya ko siya tinanggal kasi para matanggal itong tinali sa kanya. Kasi pag hindi mo siya tinanggal, itatanim mo siya diretso, pwede rin, pero mahirapan din siya lumaki kasi nakatali siya dito. So ang ano natin dyan is, tanggalin natin tong supot. Yan mga kaagri. Para talaga makita ninyo yung ebidensya na pupwede talaga natin gawin. Ito yung dinugtong na ugat na isang puno. So ngayon, may ugat na siya. Kita nyo, buhay na siya. Ito. Yan. Buhay na po siya. So ang gagawin natin, putulin natin tong min niya dito sa baba. Kasi wala na yan eh. Yan, putulin natin. So, ganyan na siya. So hindi na siya markot. Kasi yung markot, kung markot lang kasi, wala itong dalawang ugat, hindi magtatagal to. Hindi mabubuhay ng matagal. Yun mga kaagre, yun ang ano namin. Kasi yung ibang technology kasi is maglalagay tayo ng sayon doon sa dalawang puno. So, iniisip ko na bakit yung puno na lang kaya ang iakyat natin doon sa sanga. So, hindi imposible. Kasi yung mga ginagawa namin dyan na tinanim, ganito ang ginawa ko. So, sobrang bata pa niya, namumunga niya. Hindi tayo manghinayang sa panahon kasi sabi natin, pagka ang isip kasi ng mga tao, pagka bata pa itinanim, o bata pa namumunga, madaling mamatay. Hindi. Kaya nga natin nilagyan ng dalawang puno para dalawang puno yung magsusupply sa kanya. So, pagdating ng panahon, gaganda yung production niya sa bunga. So, ngayon mga kaagre, kasi pinapakita ko sa inyo ang laman nito na nag-uugat na talaga siya. So ang gagawin natin dito, kasi hindi natin siya ibalik na tanim pagka may dahon, kasi maaari siyang mamatay kasi hindi pa niya kaya yon, kasi nga yung ugat niya is tinanggalan natin ng lupa. So ang gagawin naman natin ngayon is i-depolate natin siya. Tanggalin natin yung mga dahon niya kasi para mataas yung assurance. Kasi andyan na yan eh, ilang buwan natin yung hinintay, tapos mag-aantay na lang tayo na mag-sprout siya ulit. Ang dapat kasi nun sana mga kaagre is yung pagkabalot niya is idiretso na itanim. So minarapat kong tanggalan yung lupa para talaga makita niyo mismo na nabubuhay yung idinugtong. So pinaprobe ko lang po. Kaya ang gagawin natin ganun, kasi ibabalik natin sa bag, gagawa na naman tayo ng soil media. So ang importante pagka ganito, mas ano tayo dun sa buhangin.
medyo marami-raming buhangin ang ilagay natin pagka wala siyang lupa para tuloy-tuloy yung development ng ugat. Buhangin tong. Ayan. Dahan-dahan lang po talaga kasi masilan siya. Recover mo na siya rito. Pag gumanda-ganda na yung dahon, itanim mo na. Lagyan ng tukod para alalay siya para sa hangin hindi siya magalaw-galaw kasi medyo sensitive siya, kailangan talaga yan. Kasi dalawa yung sana niya, dalawa din yung lalagyan natin. Habang siya nagre-recover, ayan mga kaagre, na gawa na natin ngayon. Siguro hindi man namin napaliwanag ng maayos or ano, ang ano lang namin na i-share namin. Pero kung may mga katanungan kayo kung paano, may nakaligtaan kaming hindi nasabi, mag-comment lang kayo dyan sa baba at saka may paliwanag namin. Ma-share pa namin yung kung ano pa yung kailangan namin na i-share sa inyo. So yun mga kaagre, medyo ano lang talaga, medyo mahirap-hirap lang siyang gawin pero napaka-effective po. Kasi yun nga, nakita na natin, nagawa na natin, nakaitanim na kami. So, ibig sabihin, may ano na siya, nag-success na kami. So, itong technology na to is isi-share namin para sa iba kasi sa mga bahay-bahay pwede natin gawin to mga kaagre. Kung wala tayong ginagawa, gusto nating mapadali, gusto nating mamunga agad yung mangga natin, mas advantage kasi itong technology na to. So yun lang mga kaagre, marami pa kaming gagawin sa sunod na activity. Yung ipapakita naman namin, isishare naman namin is yung side grafting. Mangga pa rin tayo, hindi muna tayo aalis sa mangga hanggat hindi pa natin natatapos yung mga basic na ginagawa. Kasi yung karakter ng mangga, isishare din namin kung anong mga karakter ng mga bawat variety ng mangga. Maraming mangga, may nandokman, chokunan, sweet elena, lamaw, Golden Queen, basta marami pang mangga. Kung ano yung gusto nyo mangga o ideal nyo na mangga na itanim at tinatangkilik sa market, yun ang gagawin ninyo, yun ang ipurupugit ninyo. So yun lang mga kaagre, maraming salamat sa panonood. Sa susunod na videos is yung side grafting. Maraming salamat, magandang araw mga kaagre.